Hello everyone! Today, ang gagawin nating first impression review is itong Color Jolt Matte ng Maybelline. This is an intense lip paint and ang cute ng packaging na binigay nila. PR package to guys. So, thank you Maybelline for sending this. And I will test this out. Hindi to sponsor guys. Okay, so itetest natin ito. Talaga bang intense siya? If it's worth the price, kasi 299 pesos siya. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung ano ibig sabihin ng jolt. Hindi kasi ako matahimik. Jolt, definition. Push or shake. An abrupt, rough, or violent movement. So, anyway, ito yung itsura niya, guys. Ayan. So, in total, they have 8 shades. Maliit lang siya. Ito lang siya. Parang eyelid primer ang dating niya sa akin. Parang hindi lip product. Ayan yung applicator niya. So, pag in-squeeze out, oops! Ang dami. Dahan-dahan. Masyadong gigil. Nagigil yata. Pero ayan, ang dami kagad lumabas. It has 3 times more pigment. Flock tip for precise application. So, flock tip pala tawag doon, flocked. So, swatch natin to isa-isa. Let's start with 01 or Don't Pink With Me. Oh, thank God. May amoy orange sa kanya. Tutti frutti ang dating. Ganun. And it's nice. Parang nalalasahan ko siya. Masarap lasang candy. Yung orange na bibili sa bus. Orange na. Parang, ano tawag doon? Orange sweets. Ayun, orange sweets. I have to be honest, hindi ko type yung mga ganitong color. Pero, maganda yung formula niya. Hindi patchy tingnan. Usually sa mga ganitong color, nagkakaroon talaga ako ng problema. Parang mukhang patchy sa lips ko. Pero dahil intense yung color niya, maganda yung payoff sa lips. And maganda yung applicator niya. Sobrang daling i-apply. Malaking factor yung flock. Ang tawag? Flock tip for precise application. Burahin ko muna to. Eh? Bilis mabura. Itsura pala niya matte ha. Ina-expert ko, mahirap yung pagtanggal. Pero hindi. Regular lang na wet wipes tong gamit ko. I'm assuming na hindi ito long lasting. Yung number 2 is Bittersweet Mandarin. Ay, ang cute ng color. I like this. Medyo orangey siya na red. Warm red. And hindi siya ganun ka-intense. Hindi kagaya nung kaninang color. Parang kailangan ko pang doblehin yung layer. Based sa nakikita nyo guys, magkakulay ba sila? Huwag kayong magre-rely dito ha. Or siguro depende sa lips. Kung darker yung lips nyo, syempre mas deeper yung magiging color niya sa lips. Para sa akin, hindi ganun ka lapit yung color niya. Okay, but it looks nice. Kinailangan ko nang gumamit ng Biore na cleansing wipes kasi nag-iiwan na siya ng stain sa lips. Tapos naglagay lang ako ng konting concealer on my lips para hindi maapektuhan yung susunod na color na lalagay natin. And this one is 03 or Baby Mauve. Ito medyo close siya dun sa color sa packaging. Hindi ko masyadong type itong color na to. Parang hindi siya bagay sa akin. Okay, so next color, let's try 04 or Show Off Nude. I like it. And alam nyo, ang comfortable niya sa lips. Hindi siya malagkit. And pag lagi nyong ginaganyan yung lips nyo, nagmumukha na siyang wrinkled. Kaya iwasan nyo yun, guys, ha? Next shade, 05 or You Red Me. Ito yung bluish undertone na red dito sa collection. Next shade, this is Vamp Red or 06. Parang feeling ko medyo pale na red. Ay, hindi pala. Akala ko pale red. Eh, parang mas red pa to compared kanina. Mas maganda yung pagka-red itong 06 Vamp Red compared kanina. Pero ang layo ng color nung nasa packaging compared sa nasa lips ko. Ito yung true red na sinasabi ko. Pero ang layo niya sa Vamp Red kasi pag sinabing Vamp Red, parang nasa isip ko deeper na red. Medyo close to plum na color. 07 or Vanity Violet. Ayan, this one is wearable para sa akin. Eh, gusto ko tong shade na to. I like it. Medyo close naman siya dun sa color sa packaging. Masusuot ko to. Last color, this is 08 or Flaunting My Pink. Ang layo ng color niya sa packaging. Sana ganito talaga yung kulay. Ito kasi parang may pagka-peach. Pero nung nasa labi ko na siya, nawala na yung parang
peach na color. Parang overpowered. Anyway, kasi flaunting my pink. Pink naman talaga yung color niya. Yeah, ito na lang yung isusuot ko today. Papalitan ko na lang yung aking yellow na damit kasi parang masyado na silang makulay. Hindi ko nasabi pala no, kung gano'ng karami itong maliit na to. Ang liit lang talaga niya guys. 5 ml lang yung laman niya. So, sa presyo niya na 299 pesos, mahal. Siguro kung dinoble nila, naging 10 ml, pwede pa. Ang dami ko kasing ini-squeeze kanina, lalo na sa mga darker colors. Kasi parang hindi siya ganun ka-intense. Iba yung nasa isip ko ng intensity. Pagdating dun sa mga red shades, hindi niya na-achieve yung opacity na gusto ko. Parang kailangan mo pang doblehin yung layer. Maganda yung nude. So far, gusto ko yung itsura niya sa lips. Hindi mukhang patchy. Ang pinaka-selling factor para sa akin dito is yung applicator niya. So, hindi kayo magsastruggle kasi yun. Sa totoo lang, guys, pag nagsaswatches ako, akala niyo yung dali-dali, akala nyo ang galing ko. Mahirap. Syempre, kinakat ko na yan. Pero mahirap para sa akin kasi yung labi ko, iba yung shape. So, kailangan pang mag-distort yung mukha ko para lang maabot ko yung dulo ng labi ko. Ganyan. Flocked tip na applicator is manipis at maliit. Ayan. So, abot na abot yung dulo ng aking, yung corners ng aking labi. Babalik ako mamaya for my thoughts. Is it worth it? 6 hours na yung nakalipas. In fairness naman sa kanya, nag-iiwan naman siya ng stain. Oh, pero grabe siya mag-transfer. Tingnan nyo. Oh, ayan yung daliri ko. Grabe lang siya mag-transfer. Wala na ako nakitang nag-bleed dito sa labi ko. So, it means it's good. It's very comfortable. Nag-iwan naman siya ng stain, guys. Kahit na madali siyang matanggal, parang nandun pa rin siya sa lips mo. So, hindi mo na siya kailangan pang i-reapply ng i-reapply kasi na, parang na-absorb siya mismo ng labi. Sana may available sila na for sale na ganito. Kasi I think PR package lang to eh. Pero ang ganda, no? Kasi niisip ko nga parang gusto ko siyang i-display na lang dito. Diba? Parang mas madali siyang makuha. So, yung packaging niya, makikita mo kagad na konti lang yung laman niya talaga. 5 ml lang siya. Madaling kunin yung product, madaling i-squeeze. Applicator is nice din. Sobrang dali ng pag-apply. Very travel friendly, pero expect nyo na na mabilis tong mauubos, ha? I honestly think na overpriced siya, 299 pesos, kasi isipin nyo, 5 ml lang siya. Lalo na kung ito yung shade na kukunin nyo. Kasi ito nude talaga to. Pag nabura to, talagang burado siya. Kaya siguro iisa lang yung nude na color. The rest, matitingkad talaga. Yung finish na sa lips, sa umpisa, parang medyo meron pang shine. Pag tumama yung ilaw, may shine. Pero after a while, nawawala na yun. Nagiging matte na talaga siya. Color intensity. Parang mas intense pa yung color ng creamy mattes compared dito. So, I don't know bakit. Yung claims na na 3 times more pigmented. Para sa akin, mas pigmented pa rin yung creamy mattes. Kailangan mo pa siyang i-layer para makuha mo talaga yung color para maging even talaga yung itsura niya sa lips. Solid yung kulay. Siguro dahil foam yung applicator. So, malayo dun sa claims nila na 3 times more pigmented. Pero, it feels really comfortable sa lips. Yun ang pinaka nagustuhan ko sa kanya kasi hindi mo talaga ma-feel na you're wearing something sa lips mo. Very comfortable. Formula niya is lightweight. So, thumbs up ako doon. Natataasan ako sa presyo niya na 299 pesos. Sa totoo lang. Since lagi naman nagsasale ang Maybelline, abangan nyo na lang siguro yung sale nila. Sana nakatulong tong video na to. Kung nasubukan nyo na tong Maybelline Jolt Matte, comment kayo sa baba. Share your thoughts. Don't forget to thumbs up if you enjoyed this video. Maraming salamat. See you again on my next one. Bye! Mag-update lang po ako. It's been one day mula nang nag-film ako. And tingnan nyo, ito pala yung ibig sabihin nila ng intense lip pain. After 24 hours, andito pa sa lips ko. Hindi ko na nga kailangan, parang ako naka-lip tint. Hindi ko na kailangan mag-apply pa ng something sa lips ko kasi sobrang tingkad pa nung kulay. Nag-iwan talaga siya ng stain sa lips. So, yun yung ibig sabihin nila sa intense.